After namin mag-dinner, hinatid kami ni Enzo sa kwarto namin. Karga-karga niya si Brianna. Humihikap din to habang nakayakap sa leg ni Enzo. Ako naman ay nasa likod lang, pinagmamasan sila. Mama, can we still swim tomorrow? Inaantok na tanong ni Brianna na nakarating kami sa tapat ng pinto. Agad ko itong binuksan at pinauna silang pumasok. May sariling kwarto si Yaya Magda at naroon na siya. Kami na lamang tatlong natitira. Binuksan ko ang ilaw at saka ibinaba ko ang dala naming bag. Inilapag naman ni Enzo si Brianna sa kama at saka nilagyan pa ng kumot. Papa Enzo, aalis ka na po? Malungkot na tanong ni Brianna habang nakahiga na. You want me to stay here? Tumango ang anak ko. Can you stay here until I sleep? Sure. Umupo si Enzo sa kama at hinaplos ang buhok ng anak ko. Sleep, I will be here. Parang hinaplos ang puso ko na makita ko silang dalawa para silang tunay na mag-ama. Napakarap-karap na lamang ako at saka nag-iwas ang tingin. Nang nakatulog ng anak ko, lumapit na rin ako. Tulog na si Brianna. Pwede ka nang umalis. Ani ko habang na kay Brianna ang aking titig. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagsalubong ng kilay ni Enzo. Mukha siyang nainsulto at hindi sang-ayon sa sinabi ko. Pilit ko na lamang baliwalain ang kanyang reaksyon. What do you mean by that, Bianca? Malamig niyang tanong at madilim na ang tingin sa akin. Nakalimutan mo na ba? May usapan tayo. Uminit ang pisngi ko. Alam ko yun. Umupo ako sa kama. Pero bakit kasi makalimutan mo? Ngumiti siya. You think I will forget about it? Tumango ako. Hindi ko naman kasi alam kung saan mo ako dadalhin. Tumayo siya kaya napangat ako ng tingin sa kanya. Nilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa. Stay here, I'll get you something. Tumango lang ako at sinundan ko na lang kanyang paglabas ng kwarto. Umupo ako sa kama at saka tumingala. Nilagay kong palad ko sa tapat ng dibdib ko at saka pinakiramdaman ang pagbilis ng tibok nito. Napanulok ako. Kung sasagutin ko kaya siya, ano kaya mangyayari? Sasaya ba ako sa piling niya? Yun ang unang pumasok sa isipan ko. Aware ako na hindi always happy ang isang relasyon at may magiging pagsubok talaga. Pero may pag-anilangan pa rin sa akin. Masaya akong masayang anak ko. Yun naman talaga ang pinaka-importante sa lahat. Ang kasiyahan ng anak ko. Gusto ko siyang palaging umingiti at tumatawa. Siyempre gusto ko rin na ma-experience na rin niyang magkaroon ng kumpletong pamilya. Napaayos ako nang umupo nang bumalik si Enzo na may dala ng paper bag. Sinalubong ko siya at naibaba akong tingin ko sa paper bag niyang may tatak na Chanel. Umawang ang labi ko at gulat na nag-angat ang tingin sa kanya. Enzo! Napalunok ako. Inilahad niya ang paper bag. Dress up! May pupuntahan tayo! Tinanggap ko ang paper bag at hindi na alam ang gagawin. Nakita kong pagkamot niya sa kanyang ulo bago siya tumalikod sa akin. Siya pa mismo nagsara ng pinto. Kiragat ko ang labi ko at biglang napangiti. Kahit papaano ay excited din ako sa lakad namin. Hindi ko alam kung saan man pero tingin ko'y marangal naman dahil nang nailabas ko ang laman ng paper bag, isang magandang damit ang bumungad sa akin. Sinukod ko ang damit at nagulat akong saktong-sakto siya sa akin. Inayos kong buhok ko at naglagay din ng makeup sa mukha. May stiletto rin siyang bigay kaya yun na rin ang sinuot ko. Habang naglalagyan ko ang sarili ko ng pabango, ay... Biglang bumukas ang pinto at nilawaraon si Yaya Magda. Bigla ako nahiya. Ang ganda mo naman, iha. Pagpuri niya. May lakad kayo? Nahihiyang tumango ako. Ako muna magbabantay sa anak mo. Pasayain mong alaga ko, ha? Alam kong seryoso yan sa'yo. Matagal-tagal na rin niyang walang babae. Aniya sabay ngiti sa akin. Napalunok ako. Parang bumalik ako sa dati kong tauhan ng tanaw kong sarili ko sa harap ng salamin. Para ako yung 18 years old na nagpa-party sa gabi. Bigla ako napalunok. Maganda ka na, iha. Huwag mo na masyadong titigan ang iyong sarili sa salamin. Kinagat ko ang labi ko. Salamat po. Walang anuman. Nang lumabas na ako sa kwarto ko'y napalingaling nga ako. Wala kasi si Enzo at bigla ako na ilang sa suot ko. Nasa beach at dress itong suot ko. Mali ko ba? Napatalon ako sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng katabing kwarto namin ni Brianna at saka nilawa roon si Enzo na naka-black tuxedo. Nalaglagan pa ako dahil sa sobrang pagkamangha. Hawi ang kanyang bang sa tingin ko ay naka-gel pa siya. Halos numawa ang mata ko nang tagal ang tingin ko sa kanya. Saka na ako natauhan nang bigla siya nagsalita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Shit! Shall we go? Nilahad niya ang braso niya sa akin. Napanunok ako at saka unti-unting nilagay ang aking kamay sa kanyang braso at na nagkatinginan kami mapupungay ng mata ang kanyang ibinigay sa akin. You are so beautiful, he said na serious tone. Umuwang ang labi ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at nag-iwas ang tingin. Salamat. My pleasure, baby.
Kinagat ko na lamang ibabang labi ko at saka hinayaan na lamang siyang dalhin ako pababa. Halo-halo ang aking nararamdaman. Ito ang unang pagkakataong pumayag sa isang lalaki ulit. Nanginginig ang kamay ko kahit na nakahawak ako sa kanyang braso. Ang lamig ng hangin lalupat gabi na ngayon. Saan naman tayo pupunta that we dress like this? Mahina ako napahalakhak. You will see, he smiled. Bigla akong kinabahan pero at the same time na-excite. Pero nang nakarating kami sa may bandang dagat ay natigil ako sa paglalakad nang nakita kong isang elegante, maganda at malaki na yate. Napasingap ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Ang yate ay kulay puti na may iba't ibang mga ilaw. Bigla ako nalulas sa sobrang ganda nito. Halos hindi na ako makapagsalita dahil sa mangha at kulat. You like it? Napakurap-kurap ako at di makapaniwalang binalingan si Enzo. Sa'yo yan? He nodded as he put his hand on my waist. He bit his lower lip before he drifted eyes on the yacht. This is where we are going to, he said and sighed. I hope you like it though. Napanunok ako. Of course, I like it. Mayaman kami pero wala kaming yate. Di ako makapaniwala. Ang yaman-yaman pala ng lalaking to. Munti ko nang makalimutan na mayaman siya at hindi basta-basta. Hindi ko ina-expect. Masyado expensive. Nasabi ko na lang. Humigpit ang kapit niya sa bewang ko. Nakita ko ng ilang crew na bumaba. Hinalikan niya ang noo ko na kinagulat ko. You deserve so much, Patricia Bianca, he whispered. And I don't think this is enough. Umawang ang labi ko. Bago pa man ako makapagsalita, sinanyasan niya isang crew na lulayan ako makaakyat patungo sa yate. Binitawan ako ni Enzo at saka pinauna roon. Saglit ko siyang binalingan. Umiti siya sa akin at sinanyasan na magpatuloy. Lumunok akong muli bago tumango at saka nag-iwasan ng tingin sa kanya. This way, ma'am, sabi ng lalaki. Tumango ako at halos manginig ang kamay ko sa halo-halong nararamdaman. Hindi ko naman alam na ganito pala palakulo niya. I know he is rich pero grabe naman yata to. Nang tuluyan na ako nakakyat halos maluha ako dahil sa saya. Do I really deserve to be treated like this? Sino ba naman ako? I am just a girl who got pregnant at the age of 18. I left my luxury life to save my parents from shame. And now I am here with a man. I don't know what to say. Hinayaan na ako ng lalaking mag-isa. Kumapit ako sa railing at napatiting sa dagat. Hindi pa umaandar at seems nag-aalis ito ngayon. You like my surprise? A hand sneaked around my waist from behind. Halos maabusan ako na hininga lalo pa nang maramdaman ko siya na nasa likuran ko. Ang mainit niyang hininga ay ramdam ko na sa balat ko. Gusto ko. Good. I bit my lower lip. Cause I do not accept a no tonight. Bulong niya tinalikan ang buhok ko. Napapikit na lamang ako at alam ko na kung bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng puso ko. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang pagandar ng yate at ang mahina ngunit matamis na musika ang bumabalot sa buong yate. Nakaupo na kami ngayon sa isang upuan na may lamesa. Magkaharap kami at nasa gitna namin ang isang kandila. Hindi pa rin kumakalma ang puso ko. Mapupungay ang mata ni Enzo at kita kong pagpipigil niya ng ngiti. Aanggara naman ito, I said as I looked at the surroundings. I am really glad that you liked it, he said and bit his lower lips. I thought you wouldn't. Siguro kapag nandito si Brianna, sasayo yun. Sinadya ko talagang imenso ng anak ko para malaman ko kung maiinis ba siya o hindi. This is our moment yet I mentioned my daughter who was asleep. Of course, I will let her tomorrow. Umawang ang labi ko at bahagyang nagulat. Really? He nodded. Yes, I can tour her around if she wants to. OMG! He smirked and raised his one finger. Kumunot ang noo ko sa kanyang ginawa pero kalaunan, naintindihan ko na lalo na biglang lumapit ang isang waiter na may dalang wine at baso sa kanyang tray. The food is still not here, he said as he put the red wine and wine glasses on our table. Kita kong sinenyasan niyang lalaki na umalis bago siya nagpatuloy. Hindi ka pa magutom? Medyo natawa ko. Napanguso naman siya dahil sa reaksyon ko. Kumain kaya tayo kanina? Umirap ako. Fried chicken. Gumisi siya. I know. What do you want? Vegetable salad. Ani ko. I am fine with it. Alright. And he called one of the crews again. Napangiti na lamang ako. Patricia. Na mag-angat ako ng tingin muli sa kanya ay seryoso ng kanyang mga mata. Para siyang nanghihipnota. Ang kanyang titig nakakalusaw. Bakit? Are you willing to live with me once you let me in your life? Nagulat ako sa tanong niya. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Because I want to. I want to be with you all the time and with your daughter too. Too early, I said. I know. He just shook his head. I just want you to know that I'm willing to give up something just to be with you. Napalunok ako.
Walang kabiru-biro ang kanyang sinabi ngayon. Sobrang seryoso niya at hindi kumawari kung bakit siya ganun. We are not married, Enzo. If I am accepting you in my life, hindi ganun. Kumulot ang noon niya. Does it matter? Pakakasalan din naman kita. How can you be so sure if I'm going to accept you? Ako na talaga? Medyo nanginig ang boses ko. I won't let you get away from me, he said seriously. And I will make sure of that. Bumuntong hininga na lamang ako at saka hindi na lamang nagsalita. Sinalinan ako ni Enzo ng wine. He smiled at me before he drank his wine. Lumunok ako at saka tiningnan ng wine glass. Huminga ako ng malalim bago ko ito inom. Our food is here, Patricia, he said. Lumapit ang isang lalaking may tray ulit at nang binuksan niya ito, namilag ang mga mata ko na vegetable salad nga, and it looks delicious. Wow! I hope you will like it. I hired the best chef. Tumango ako at agad kinuha ang tenedor sabay tikim nito. Napapikit ako ng ninamnam ito. I am having a dinner with my midnight snack, I heard him say. Kumunot ang noo ko. What? He chuckled. Nothing. Just eat, Patricia. Tumango ako at saka kumain na ng gaya ng sabi niya. After namin kumain, saglit na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Maya-maya bigla siyang tumayo kaya napangat ako ng tingin sa kanya. Enzo! Nagtungo siya sa likod ko at tinawi niya ang buho ko. Nang ako magre-reklamo na sana ako, pero isang half-moon-shaped na kwintas ang bigla niyang ibinida sa mga mata ko. It is a silver at nagniningning talaga ito sa mata ko. Enzo! This is my gift, he said. Nasa likod ko siya at ang kanyang mukha ay nasa bandang leeg ko. This suits you, Patricia. Why are you giving me a necklace? Because I love you, he whispered. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi at hindi na kumalma ang puso ko. Parang may parang lumipad sa tiyan ko. Do you really mean that? I asked nervously. Yeah, he replied. Why? I just found myself in love with you. He said at halos manigas ako nang unti-unti niyang isinuot ang kwintas sa leeg ko. And I don't think I can't get over it. Nangilid ang luha sa aking mata. This place is sweet. The food is sweet. The music is sweet and our situation is sweet. Are you really serious with me? Subok ko na tanong ulit. Naiiyak na. Wala ako may bibigay sa'yo. May anak ako at hindi ako mayaman. I don't think I will deserve a man like you. Pumikit ako. Does it matter? Hinarap niya ako. I love you anyway. Tatanggapin ko kung ano may bibigay mo sa akin, but me, I will give you everything you deserve, Patricia. Nang magmulat ako ay nagtama ang mga mata namin. Hinaplos niya ang mukha ko at kumiti siya sa akin. I am serious with you. Umiwas ako ng tingin at kinagat kong aking labi. Kung ganun, sinasagot na kita. Namula ang buong mukha ko matapos ko iyong sabihin. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang gulat at pag-awang ng kanyang labi. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa naman siya nagtanong pero sinasagot ko na siya. Nang hinarap ko siya ay napapikit ako nang sinulubong niya ako ng halik sa labi. Marahas ito at sabik na sabik kaya muntik na ako mahulog sa inuupuan ko kung hindi lang ako kumapit sa kanya. Nang humiwalay siya ay hiningal kami pareho. Sinapo niya ang mukha ko at saka pinagtagpo niya ang aming noo. Patricia, you made me so happy, he said and he licked his lower lip. I love you, pumikit ako. I love you too. Narinig ko ang kanyang pagsinghap at bago pa man ako makapagmulat ulit, sinakop na niya ang buong-buong labi ko at nagpaubaya na ako. Magsisinungaling ako sa sarili ko kung hindi ko sasabihing mahal na mahal ko rin siya. Katawan ko na nagsasabing nahulog ng loob ko sa kanya. Bahala na, yun na lang ang naibulong niya sa kanyang isip. The moment he claimed my lips, I closed my eyes and kissed him back. Buhat-buhat na niya ako ngayon. Ang aking kamay nakapulupot na sa kanyang leeg. I focused on kissing him back. Narinig kong pagpihit niya sa pinto habang sabik na hinahalikan pa rin ako. Narinig ko rin ang pagsara ng pinto at ang saglit na pagtigil niya sa halik. Pagpasok namin sa loob ng silid, dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Makalipas ang ilang minuto, naging saksi ang apat na sulok ng silid na iyon sa aming pag-iisa ni Enzo. Nakaupo lang ako sa kama habang yakap-yakap kong aking tuhod. Nasa tabi ko si Enzo, nakatulog. Kinigat ko ang labi ko at napatingala na lamang. Tama ba itong desisyon ko? Tama ba itong ginagawa ko? Yun ang nasa sa isip ko ngayon. Mahapdi ang gitnang parte ko at hindi ako makatayo o makakilos ng maayos. Itong unang beses ko ulit na nakipagtalik sa isang lalaki at naninibaguhan ako sa aking sarili nang matapos iyon. Wala siyang kondom. Ganun ba siya? Should I buy pills? Natatakot akong mabuntis ulit. Huminga ako ng malalim at nang sinubukan kong ibaba ang isang kamay ko, sa kamay ay napaawang ang labi ko nang nakaramdam ako ng kirot. Napapikit ako at kinagat ang labi ko. Umungot si Enzo at napakapakapasakot siyon.
Nang binalingan ko siya ay kumunot ang noo niya habang ang kamay niya ay parang may hinahanap. Kinagat ko ang labi ko. Bigla siyang nagmulat ng mata at agad nataranta. Kinagat ko muli ang labi ko at tinapik siya. Enzo! Mahina akong tawag sa kanyang tauhan. Na nakita niya ako ay agad nang hinawakan ang kamay ko na nasa kama. Umawang ang labi ko. Antok na antok pa ang kanyang mata pero sinubukan niya pa rin dumilat. Don't scare me like that, he said in his bad voice. Tinapik niya ang tabi niya. Humiga ka! Umiti siya sa akin. Pinigilan ko ang sarili ko nang umiti. Hindi ako makatutulog, pag-amin niya. Bumangon siya sa kama at umupo sa tabi ko. Pareho na rin kaming walang sablot. Tanging kumot lamang ang bumabalot sa katawan namin. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa balikat ko. Napatingin tuloy ako sa kanya. He rested his chin on my left shoulder. Umiti siya. Does it really hurt? You really cried. Namula ang buong mukha ko. Humalakak siya at saka humuso ulit. I am sorry, okay? I will be gentle next time. He winked at me. Umuwang ang labi ko. Anong next time? May next time? Nagbibigil na siya ng ngiti ngayon. Nagdampal ko ang aking kamay ng kagatin niyang balikat ko. Hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa aking sarili. Matulog ka na nga, saway ko. You should sleep too. Baka magtaka anak natin kung bakit ka puyat. Napasinghap ako. Anak natin? Kinagat ko ang labi ko at pilit na hindi pinansin ang kanyang sinabi. Ganun ba kapag sinagot na? Hindi ko maiwasan na masihan para kay Brianna. Enzo, humarap ako sa kanya. Tanggap mo ba talaga ang anak ko? Seryoso ka ba? Kumunot ang noo niya at gamit ang isang kamay, sinapo niya ang mukha ko. Mapupungay na ang kanyang mga mata ngayon. I made it clear to you, right? I can be the father of your daughter. I'm not going to bother you kung hindi. Ani niya sa seryosong tono. Just stop thinking about it and let us just sleep, okay? Tumango ako. Napapikit ako ng tumingkit siya upang halikan ang aking noo. Sleep tight. I love you. Bulong niya. Isang halikan nagpagising sa aking umaga. Nang magmulat ako ng tingin, mata ni Brianna ang unang bumungad sa akin. Umawang ang labi ko at bahagyang nataranta. Ngunit nakahinga nga ako na maluwag na may damit ng aking katawan. Sino nagbihis sa akin? Si Enzo ba? Anak. Mama, ang ganda po rito. Tumayo si Brianna at tumalon-talon sa kutson. Bigla ako namula lalapat na alala ko nangyari sa amin ni Enzo kagabi. Hinanap ko siya. Wala siya rito. Mama, ang ganda po. Ang laki rin ng barko. Yat, anak. Opo. Umupo siya sa kama. Sabi ni Papa Enzo sa atin daw, Mama. Totoo po ba yun? Umabang ang labi ko. Sabi ni Papa, atin daw to. Ano ba naman ang pinagsasabi ni Enzo sa anak ko? Nasaan siya, anak? Kausap po niya yung isang lalaki, Mama, sa labas. Tingnan mo, umaandar po ang barko. Napasinghap ako. Bumangon ako at unti-unting inapak ang paa sa malamig na sahig. Napapikit muli ako dahil sa hapde pero hindi ko pinahalata. Mama, may masakit po ba sa inyo? Nag-aalala ang tanong ng anak ko. Nag-init ang buong mukha ko sa tanong ng anak ko. Binalingan ko siya. Hindi ako nagsagot dahil biglang bumukas ang pinto at bumunga doon si Enzo na ngayon ay bihis na. Papa! Uminit ang pisngi ko lalo pa nang bumaling si Enzo sa akin. I saw the amusement in his eyes when he saw me. Nag-iwas ako ng tingin at saka nagpatuloy. Binuksan ko ang bintana at nakumpirma ko nga na umaandar nga. San kaya ito tutungo? Do you like it here? Narinig kong tanong ni Enzo kay Brianna. I like it here po. Thank you po. You're welcome. Tumikim ako at binilingan ko ang anak ko. Gutom ka na ba, anak? I mean, kumain ka na ba? Gumuso ang anak ko at saka umiling. Inihintay po kita, Mama. Umawang ang labi ko. Let's go. The breakfast is ready. Nang napatingin ako kay Enzo, nakatingin na rin siya sa akin. Medyo napatras ako na lumapit siya sa akin. Napalunok ako. Brianna. Umiwas ako ng tingin. Masakit. Pinagtagpo ko agad ang aking hita. Lumapit pa siya rado sa akin at saka hinalagan ako sa pisngi. Alright, mauna na kami ni Brianna. Hahatiran na lang kita ng pagkain dito, okay? Tumango ako. I'm sorry, he smirked. But I love your mondo. Uminit ang pisngi ko. Enzo, sinaman ko siya ng tingin. Pinisil niya ang ilong ko bago siya lumabas kasamang anak ko. Huminga ako ng malalim at saka bumalik sa kama ko. Isang yakap pa nagpamulat sa akin. Nang binuksan ko ang mata ko, nakangiting si Enzo ang nakita ko. Nang sinilip ko siya, may dala na siyang pagkain. Bed tray ito. Halos nagpipigil na ako ng ngiti na nakita ko na may tatlong roses na kasali roon. Kinuha niya ito, inamoy at saka binigay sa akin. Ang sweet mo naman, hindi ko mapigil ang sabi.
Ngumisi siya at iniharap niya ang bed tray sa akin na may pagkain. May gatas, bacon, eggs, rice at may fries pa nga sa gilid. Kumain ka na. Ani at pumesa sa likuran ko. Kumunot ang noo ko. What are you doing? Aayusin ko ang buhok mo. Ang gulo. He chuckled. Uminit ang pisngi ko. Nanginginig na kinuha ko ang kutsara at tenedor. Habang kumakain ako'y ramdam ko ang maingat na pagtalin niya sa buhok ko. Kagat-kagat ko ang labi ko at halos hindi ako makakonsentrate sa kinakain ko. You have a very smooth hair. What is your shampoo? He asked. Mura lang naman ang shampoo ko. Hindi katulad doon nasa panerba ako ng pamilya ko. Pantene, sagot ko. I will buy you many shampoos, he said. Mumuso ko at saka sumubo. Hindi mo naman ako kailangan bilhan. Hindi kita sugar daddy. Natigil siya sa pag-ayos ng buhok ko at tinilip ako. Kitang-kita ko mukha niya sa gilid ng mata ko. Nakanguso ito at parang natatawa pa nga yata. What? Sugar daddy? Umirap ako at inabot ang gatas. I am young, Patricia. Humalakak siya. I am just 25. Umawang ang labi ko at napabaling sa kanya. Talaga? Diliitan niya ako ng mata. Inilapit pa niya ang tingin niya sa akin. Why? What do you think is my age? Akala mo nasa 26 up ka na? Matangkad ka kasi. Ani ko't nag-iwas ang tingin. Well then, 2 years gap is not bad, baby. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa kinakain. Matapos kong kumain, lumabas na ako sa lungga ko. Tiniis ko lang ang sakit at halos pagtawanan ako ni Johan. Sinaman ko siya ng tingin. Ano ba? Inis kong singhal. Tinaas niya ang dalawang kamay niya. Relax! Eh, tinatawanan mo ko eh. Tinikom niya ang bibig niya at umiling. Nakita kong anak ko nakaupo sa may lounger. May lounger pala rito. Katabi niya si Yaya Magda. Kumapit ako sa railing sa tumingala upang pagmasdan ng langit. Ang ganda pala ng araw ngayon. San ba ito tutungo? Tanong ko sa kanya. To my island. Umawang ang labi ko. Ang dami nakakamangha sa lalaking to. Isla mo? Nilingon niya ako. Nasa tabi ko na siya at nakahawak na rin siya sa railing. Yup, I will take you there. Talaga? He snaked his arm on my waist. Yup, sigurado akong magugustuhan ni Brianna yon. She likes water, right? Malinaw ang tubig doon. Nilingon ko ang anak ko na ngayon inasa laptop ang tingin. Kumunot ang noo ko. Where did she get that laptop? Maliit siya at kulay pink. I gave her that. Enzo? Tumaas ang boses ko. Don't just give her some things. Hey, she likes it, you know? Hinawakan niya ang braso ko. Don't be mad at me. Iwinakli ko ang braso ko. Nakita ko ang pagkaputla niya. Kahit na, ayoko lumaki na spoil ng anak ko. Mariin kong sambit. Hindi porket mayaman kay bibinhin mo na siya ng kahit ano. Kumurap-kurap pa siya. Alright, I'm sorry, okay? Don't be mad. I will ask for your permission first before I will give her something again. Huminahon na ako ng dahil sa kanyang sinabi. Mabuti kong ganun. Niyakap niya ako mula sa likuran. I'm sorry. Kasasagot mo lang sa akin tapos nag-aaway na kaagad. Sorry na. I sighed at hinawakan ko na lang ang kamay niyang nakapatong din sa balikat ko at tahimik naming tinanaw ang bughaw na dagat. Tuluyan na nga kayong nahulog ang loob ni Patricia kay Enzo. Paano ang ama ni Brianna ang hinahanap siya? Sino ang ipapakilala ang ama ni Patricia? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.